Hello guys, kumusta na kayo? Ako po si Asiatic and this is Gising Na, my digital journal on self-improvement. So sa episode na to, pag-uusapan natin yung mga stress na na-encounter natin sa buhay at kung paano natin i-counter to by relaxing. So stay tuned, it's coming right up. Pansinin nyo yung mga sarili nyo pag-stress kayo. Minsan hindi ka makatulog, agitated ka, hindi ka mapakali, at minsan mainit ang ulo mo at irritable ka, kadalasan very snappy. Mabilis kang ma-annoyed sa konting mga bagay lang at madaling ma-trigger kung may sabihin sa'yong mali ang isang tao. Yun yung mga typical signs na stress na nangyayari sa bawat tao. At iba-iba rin yung uri ng stress. May physical stress, tulad ng mga sakit sa katawan, hormonal imbalances, dietary issues na linked sa unhealthy diet, tulad ng blood pressure, fatigue. Lahat ng mga yan ay physical stress na nangyayari sa atin. Minsan naman may mga ugali tayo na kasalanan din natin that we put ourselves in too much pressure. Therefore, it causes stress in our life, in our body, in our mind. Halimbawa, binigyan ka ng teacher mo ng 1 week to revise yung exam nyo. Tapos 1 day before the exam, doon ka palang nagre-revise. So, di ba pressure ka na? Or minsan, simple lang, may inutos ang nanay mo sa'yo o tatay mo, tapos nakalimutan mo. Alam mo, mapapagalitan ka. So, yung nag-uumpisa na mag-stress yung utak mo. Your mind is racing, trying to think of a solution or excuses, and you worry constantly. Double whammy rin yun kasi nai-stress ka na at mai-stress mo pa yung mga magulang mo. Dahil baka importante yung pinabili nila o kailangan talaga nila yon. So that's a double whammy. Marami ding mga social stress tulad ng peer pressure, mga work pressure, tulad ng mga conflict sa work, or di mo gusto yung boss mo or yung mga colleagues mo. Meron ding mga family responsibilities tulad ng mga bills, pera, kung nasa abroad ka, yung sustento, padala, na-homesick ka rin. So lahat yon contributes stress in your body. Ako rin minsan napapansin ko pag stress ako, di ako mapakali. Yun ang talagang pinaka weakness ko, yung agitated ako at saka I worry too much. So it's not good on your mind. My mind is always running 100 miles per hour pag ganun, lagi ako nag-aalala, which is no good talaga. Minsan nag-aalala tayo sa mga walang bagay na hindi natin manaman makontrol. So iniisip ko, ba't ba ako nag-aalala kung hindi ko naman talaga masosolve yung situation na yon? But yung kasi yung laging nasa isip natin, nasanay na tayo or pinrogram natin yung sarili natin na ganun tayo mag-alala emotionally. So halimbawa, you care for someone tapos may nangyari sa kanila. Minsan hindi mo maiwasan talaga na mag-alala. So nai-stress ka. So karamihan ng mga to, it's really not good for our health. Minsan napapansin ko, moody ako or mainitin yung ulo ko. Minsan kahit na walang dahilan. So paano natin mai-improve ang sarili natin pag na-experience natin yung ganitong sitwasyon? So for me, pag napapansin kong mainit na yung ulo ko o hindi ko na makontrol yung sarili ko. Halimbawa, may argument or hindi kami pinagkakasunduan, ganyan ng kausap ko. Tapos nagiinit ang ulo ko. Ang ginagawa ko na lang is I try to remove myself in that kind of situation in order for me not to get erratic or get more angry. Isa yun sa mga ways para hindi na ako ma-stress pa at mapunta sa mas danger stage or mas heightened stress. Pero may mga instances naman, halimbawa kung gusto mo lang talagang mag-relax, ang ginagawa ko is like I do a relaxed bike ride. Getting fresh air and a change of scenery tulad na sinabi ko is always good for calming the mind. At least for me. Paboritong ginagawa sa mga instances na ganito is I go for long walks.
meron kaming aso, pangalan niya Scotty, 1.5 years na siya, labradoodle siya, super cute niya at super bait niya. So just being with him, walking, playing, it's very, very therapeutic para sa akin. Si Scotty being a labradoodle dog, he have a very calm nature. Very playful siya and always very happy. So straight away, that puts me in a good mood. Minsan pag walang pasok ang anak ko or yung partner ko, sama-sama kami naglalakad and it really relaxes me. Kadalasan pag nasa magulong environment tayo, magulo rin yung utak natin because our mind feels that energy. It's best to go somewhere very quiet and peaceful. Ako, I'm lucky enough to live right next to a beautiful parks sa London. Malapit kami sa London Bridge, malapit kami sa Tower Bridge. And between those pockets, maraming mga parks that you can just chill and sit, play with the dog. So there's always a lot of spaces everywhere sa London. I'm sure may mga spaces sa mga lugar nyo na very peaceful na meron kayong sanctuary na tinatawag. Sometimes what I do as well is I write. Alam nyo naman, sinabi ko sa episode 0 na writer ako or artist ako, mahilig ako magsulat. That relaxes me straight away. It calms me down. The other day naman, nagdo-drawing yung anak ko. She's a 9-year-old. Pangalan niya Sam. Super hilig niya mag-drawing at magaling siya. Very intricate na yung mga ginagawa niyang drawing. Karamihan mga anime, mahilig siya mag-design ng mga costumes and mahilig din siyang mag-design ng mga faces ng mga anime. So tinatanong ko siya, what do you feel when you draw, Sam? Kasi murang bata pa lang siya, talagang yun na talaga yung gusto niya. May mga collection na siya, mga pages of drawing pages na siya. Sabi niya sa akin, it makes me happy, Papa. It makes me relax. So biro mo, 9 years old pa lang yun. She's already have a method on relaxing herself. Di ko naman sinasabing stress siya sa edad niyang yun. But guys, you have to remember as well, you don't need to be stressed in order for you to relax. So take your time and relax. Kahit na hindi kayo pressure, that will immediately improve your well-being. Yung pinsan ko rin si Paul, by the way, shout out Paul, nakikinig din siya sa podcast na to. Nung sinabi ko sa kanya yung next topic ko sa podcast is all about how to relax, may inad din siya, sabi niya sa akin, Kuya, banggitin mo rin yung burnout. Kasi may mga ibang tao daw na hindi nila ma-differentiate kung ano yung stress or ano yung burnout. Although para sa akin ang pagkakaintindi ko kasi sa burnout, it's already, you're already on that stress stage because you're doing so much. Yun ang sinasabi ko kanina na you put too much pressure on yourself. So halimbawa, minsan sinasabi natin sa sarili natin, oh, kaya kong gawin to, oh, kaya kong gawin to, oh, ako magluluto, ako maglalaba, ako maglalaba. So you putting too much pressure on yourself, you're trying to do everything at once, then that causes you burnout. And then therefore, your stress. So for me, hanin-han yung mga yon. So I understand, nakakalito siya talaga. Kasi burnout can often develop pag yung person is under stress for a long period of time, emotionally, physically, or mental exhaustion. Pero that's not the same when you're too much stress. So medyo nakakalito nga siya, but that's actually, we can do that on another topic and discuss that on another episode. Sa afternoon naman, ang ginagawa ko para mag-relax is magmeryenda, have a tea, or sometimes kung I wanna feel a little bit energetic, I will do yoga in the afternoon. So there's different types of yoga as well. Kung gusto nyo mag-relax, it's nice to do a yin yoga. Para sa akin, yin yoga is a very good practice when you just wanna calm your body and your mind. Meron ding mga breathing exercises that we can do. This is actually a very good thing for the mind, lalo na pag anxious kayo or mabilis kayong magalit tulad ko. Kung mapapansin nyo guys, kung mahilig kayong manood ng mga movies or mga teleserye, mapapansin nyo may mga taong nagpa-panic attack or mabilis magalit. They always say, hinga ka muna, or breathe, breathe. This is actually true and it really works in real life, hindi lang sa movies. So what you can do if you feel a little bit anxious, these are the type of breathing exercises that I can recommend. So what you do is you can close your eyes, focus on your mind, inhale calmly, slowly lengthen your exhale.
So imagine niyo nilalabas niyo yung stress niyo, nilalabas niyo yung problema niyo sa katawan. That will calm you down. Pwede mo ring isara yung bibig mo or ibukas yung bibig mo, depende sa inyo what works for you. Tingnan niyo kung anong mas beneficial sa inyo. So then what you do is slowly and deeply exhale and release. Pwede mo ring i-reverse yung practice na yan. So instead of inhaling first, you can do is exhale straight away. So depends what works for you, and if you see, mapapansin mo naman if it calms you down. So try nyo to ng mga few minutes, 2 to 5 minutes. First do a short inhale, then open your lungs and release. Pwede mo ring gawin yung mga abdominal breathing or yung diaphragm breathing. Ito yung muscle na nasa ilalim ng lungs natin. Magandang ginagawa to pag nakahiga ka or nakaupo ka. Kasi sa type of breathing exercise na to, mas preferably yung stomach mo yung gumagalaw habang humihinga ka, hindi yung chest. Pag ito naman yung breathing exercise na ginagawa nyo, mas maganda when you inhale and exhale through the nose. Doon mo talaga mapapansin na yung chan mo ay gumagalaw. This will help you open up your sacral chakra, which is just below the belly button, and also open up your solar plexus chakra, which is responsible for ano naman, confidence, self-esteem, as well as helping you feel that you're in control. So potentially, this open up your chakra kung black siya. So this is really a good breathing exercise. Super dami talaga ng iba't ibang uri ng mga breathing exercises na pwede nyong gawin. These are just a few to help you relax through the day and help you when you feel stressed and anxious. Pwede ka rin mag-meditate. Ito yung isang routine na tinatry kong i-incorporate din sa lifestyle ko at the moment. Marami ding mga uri ng mga guided meditation na pwede natin gawin to alleviate stress. Alam nyo naman, siguro meditation is a very ancient practice na ginagawa ng karamihan. Tulad ng mga Buddhist monk, mga yoga practitioners, even athletes, they do meditate even before the game. This is because it creates a sense of calm and inner harmony. Kagandahan sa pagme-meditate is there's no right or wrong reason pagdating sa meditation. Kailangan mo lang talaga na mag-focus and you know what you're meditating about. Yun kadalasan yung problema ko is to stay focused. You know, sometimes sitting there for quite a long time and doing a mantra or focusing on what you want to achieve, minsan nadidistract ako. So, kailangan kong i-maintain yun. But yeah, I'm trying to incorporate that in my life and I'll let you know kung how I do on that one. So in our case, kung gusto lang natin na mag-relax at mapakalma yung sarili natin, we can do progressive meditation. Ito isang practice rin na aim to reduce tension in the body and promoting relaxation. Maganda to kung may insomnia ka o di ka makatulog. This will help you relieving tension in your body. Because na-try ko rin yun a few times and it works and it really helped me sleep. This involves like squeezing and relaxing different muscle groups in order for you to relax, or tinatawag nilang squeeze and release. Squeeze and release. Magandang gawin to just before you go to sleep is also to set the mood. Switch off nyo yung ilaw or dim nyo yung mga lights. Maganda siguro kung may kandila or dangerous siguro yung kandila para sa inyo. Or, you know, just switch the light off. Switch your phone. Ako, tinatry ko at the moment or gusto kong ugaliin na i-mute ko yung phone ko at iwasan ko na siyang i-check at i-focus ko na yung sarili ko to wind down, to calm down and set the tone, kumbaga. I find this a great way talaga to relax before bedtime. So napakadami talagang ways to relax. Iilan lang yan sa kinover natin today. May mga ibang tao, mahilig silang magbasa to help them relax. Sa akin, hindi yun effective kasi yung imagination ko, it will run wild. So hindi effective way yun para sa akin to relax. Yung iba naman, they take a long relaxing bath with scented candles or relaxing music, soothing music. Yung iba pumupunta sa salon, nagpapaganda, nagpapamanicure. Di ba uso yan sa Pinas? So there's so many ways to relax, guys.
So how about you guys? Paano kayo mag-relax? Ano yung mga ways nyo or strategy nyo? Let me know. Send me an email on AsiaticTV. So hindi siya TV. TB, AsiaticTB @gmail.com, or follow nyo ako sa Instagram /Asiatic. DM nyo ako doon at usap-usap tayo. So I hope you enjoyed this episode. Ako po si Asiatic and this is Gising Na.